Welcome to our vlog. So for today's vlog, may nag-request na gawin ko daw kung paano ko ino-organize yung mga gamit ni Shamaine, yung mga damit, yung mga diapers niya. So kakaunti na naman guys yung mga gamit ni Shamaine. So naka-organize na siya. Ipapakita ko na lang sa inyo kung paano. So kakaunti na naman yung mga gamit ni Shamaine guys, kasi nga malaki na si Shamaine, 1 year, isang taon na siya. Kakaunti na lang yung mga ginagamit niya. So pero ipapakita ko pa rin sa inyo guys. Kakagising lang yan. Tapos, nanonood na agad. Magkukumelon na agad. Ano ang trabaho niya? Magkukumelon. Eh, madami yan, madami. Yan, ang trabaho ng bata niya. Manood ng kukumelon. Magkukumelon na magkukumelon. Muna. So, pasensya na kayo guys kung may naririnig kayo dyan. May mga nagpupukpukpukpuk kasi nga, may gumagawa doon sa mansion ng Husky Park TV. So, may mga nagre-request din guys na mag-room tour daw ako. So, hindi ko pa magagawain guys kasi andit-lit pa ng aming kwarto dito. So, gumagawa lang kami ng mga kwarto-kwarto namin dito nga, dito kasi nga ginagawa pa yung Husky Park TV Mansion. So, di ba nasabi na ni sayo sa vlog niya na doon sa third floor doon kami. So, may tig-isa kami doong bahay. So, ngayon, nagwagawaan lang kami dito. Kaya, sobrang liit pa nitong kwarto namin. Kaya, hindi pa ako makakapag-room tour. So, saka na guys. Saka na kami mag-room tour kapag maayos yung kwarto namin. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo itong kwarto namin kahit maliit. So, pasensya na kayo ha. So, ayan. Dito muna tayo sa pintuan. Ayan yung labas. Sobrang lakas guys ng ulan kanina. Kaya hindi ako nakapag-vlog kasi nga baka hindi nyo ako marinig kasi sobrang lakas ng ulan. Ayan. Ito yung aming pintuan. Ito yung labas. Tapos ito, hindi ko na nalagyan ng wallpaper. Tinabad na ako. Tapos yan. Ayan lang yung mga, may mga wallpaper. Hindi ko na nalagyan tong taas. Kasi tinabad na ako, diba? Galing. Ayan. Nung Pasko pa. Andiyan pa yan. Tapos ayan yung cactus ni Shamaine. Ayan. So dito unang-una yung gatas ni Shamaine. Na walang laman. Lalamnan ko pa mamaya. Tapos ito, may lagayan to eh. Ginamit lang ng Kuya Edmer nyo kaya naandyan. Tapos yun yung mga gamot ni Shamaine. Diyan ko lang nilagay. Tapos ayan, trash bag. Tapos itong kanyang marshmallow. Lagi siyang may favorite niya yan. Tapos itong aking wallet na maliit. Wala din namang laman kaya tama ng maliit. Tapos yan, dito yung kanyang mga wipes. So, diyan ko lang pinaparada ang kanyang mga wipes. Bumibili lang din guys ako ng pailan-ilan kasi ginagamit ko lang naman yan kapag may ano siya, amos, kapag may kapag naglalaro siya, pinupunas-punasan ko siya, ganyan. Tapos ayan naman yung kanyang mga diapers. Diyan ko na lang din hinihilera. Yan, tapos ito ang kanyang suklay. Tapos suklay namin, ito may suklay siyang kanya. Tapos dito naman yung kanyang mga chupon niyan dito sa anong ito. Kaso tubal ang kanyang mga chupon na ando sa ano, hugasan. Kaya wala sila diyan ngayon. Yan. Tapos dito naman guys sa baba, yan, kung mga, kung ano-ano na. Dito naman yung mga kung ano-ano ng gamit. Dito yung mga pulbo niya, pamango. Tapos yan, mga lotion, cotton bands. Tapos dito naman yung aking mga makeup. Diyan ko na lang din sinama. Para maliit lang din lang space guys. Eh, wala din akong paglalagyan. Kaya sinama ko na lang din dyan. Ayan, tapos dito naman sa pang-apat. Ayan, kung mga kung ano-ano na lang din, mga hindi masyadong gamitin, kaya dyan ko na lang nilagay sa baba. Tapos dito, yan, nag-i-stack na ako guys ng gatas, tsaka diaper. So ngayon, ito pa lang yung diaper ni Shamaine kasi hindi kami nakabili kanina kasi walang diaper na ganito. So gatas na lang yung binili namin kanina. Nag-i-stack na ako ng madami kasi gusto ko yung may stack. So ayun lang guys, ito lang yung, wala masyadong ginagamit guys. Diaper lang, wipes, gatas, yun lang. Yun naman ang malimit na kailangan. Tsaka yung kanyang ano, gamot-gamot, tiki-tiki. Tapos ito naman ang aming mirror. Yun.
May dala akong ano, power bank kasi luba tong cellphone na ginagamit ko. Tapos dito, ayan, ang kanyang Jelly Ace, favorite niya 'yan. Jelly Ace na malambot. Tapos dito yung kanya pang mga gamot-gamot. Mga tiki-tiki pa rin. Tapos dito, ayan, mga chicheria. Tapos dito sa likod, mayroon parang salamin. Ayan, nilag ko na siya dyan kasi ito yung pinanguna ko. Kasi nga, wala nang space. Pagkatapos yan, ito na. Cabinet na. Kung natatandaan nyo kaysa yan, binigyan niya na sa amin kasi bumili na nga siya ng bago kasi hindi na rin magkasya yung kanyang mga damit. Tapos dun sa taas, mga teddy bear ni Charmaine, tsaka yung mga kanyang mga iba pang damit na maliliit. So inilagay ko muna dyan, tapos pinagpa-plastic ko yung mga teddy bears niya para hindi mag-alikabok. Papakita ko muna sa inyo yung kay Charmaine. Ayan. So ayan ay mga gamit pa rin ni Charmaine, mga sapatos, mga chinelas na hindi nakasya sa kanya. Tapos ito pa rin yung bulaklak ng Valentine. So alam nyo yan. Tapos ito naman yung ano ni Charmaine, Dora Box. Di ba mayroon siyang sariling kanya? Kasi sobrang dami niyang damit, guys. Mas madami pa sa akin. Tapos ayan, dito ko lang pinaglalagay yung mga sombrero ng Kuya Edmer niya, tsaka aming face mask. Tsaka yan. Mirror. Yan! Tiyan! Ayan ang mga kanyang mga damit na madami. Super! Yung iba tinago ko muna kasi malalaki pa. Mga pambibi niya tinago ko na kasi hindi naman na magagamit. So kung padami lang dito, ito nyo naman guys kung gaano kadami yan. Meron pa dito sa likod, oh. Tapos ito, yung dress na nung nag-birthday siya. So inano ko muna dyan, hinanger ko muna. So ililipat ko pa rin yan dito. So nilagay ko muna siya dyan. Ayun guys, yung mga araw-araw niyang ginagamit. Tapos yung mga hanger, nilagay ko muna dyan kasi mga damit din naman niya yung hinahanger ko dyan. Tapos dito, wait lang yan. Mga towel niya, mga panty, tsaka kanyang mga madaming medyas. Sobrang dami. Ang iba hindi na kasya. Tapos dito naman, ang kanyang mga hairband. Tapos yung aking wallet na walang laman. Ayan, ang kanyang mga sapatos. Sinood niya din to ng birthday niya. Hindi ko pa rin na lalagay sa lagayan. Dito ko muna siya nilagay. Ayan, ang kanyang mga hairband. Mga kanyang pamuyod na hindi naman siya nagpapapuyod. Hindi rin nagpapahairband. Kaya naka-stack lang dyan. So, ayun lang guys. Yun lang ang namin. Tapos ito sa ilalim. Mga sapatos namin yan. Lagyan ko na lang siya ng ganyan para hindi mag-alikabukin. Kasi bumabili pa guys ako ng lagayan eh. Hindi pa rin ako nakakabili. Tapos, dito naman, ano, ano din to guys, mga teddy bears din ni Charmaine yan, mga gamit para ni Charmaine yan. Nilagay ko na lang sa mga ganyan para hindi alikabukin. Para pag lumipat kami sa kabila, hindi naman sila sobrang alikabukin, diba? Tapos, ayan. Tapos ito, may ganito ako guys. Tapos ito yung nag-birthday si Charmaine. Basta gusto ko lagi guys kapag sa kwarto meron akong ganito. Tsaka cruz, yan. Tapos dito naman, mga pabango namin. Saksakan. Alam niyo ba guys, kapag andito kami sa kama, habulan lagi kami ni Charmaine kasi gusto niya lagi pumunta dito sa saksakan. Lagi akong kagulo di yan kasi sinusundot niya yung daliri niya do, kaya lilipat na din namin yan kasi delikado. Tapos ito naman ang kanyang duyan. Yun. Dito naman siya pinapatulog sa tanghali. Sa gabi naman katabi na namin siya sa kama. Tapos ito na ang aming kama. Ang aming kamang maliit. Siksikan kami dyan tatlo. Yun yun. Kung gaano kabisi. Hindi makausap. Tapos ayun na guys. Diba? Ganyan lang kaliit guys, ganyan lang.
magkukwentuhan muna tayo ngayon, guys, kasi sasagutin ko yung mga tanong nyo naman, kasi ang dami nagtatanong kung bakit daw hindi ako nag-vlog, bakit daw hindi kami nag-vlog ni Edmarat nang nung nanganak ako, kung bakit daw hindi naman yung binalag yung paglabas ni Shamaine nung mga anak ako, 'di ba, yung iba sa ospital pa lang nagbabalag na sila. So ito na nga, guys, kaya hindi kami nakapag-vlog kasi nga unang-una bawal na bawal mag video, bawal mag picture ganun. Doon pa nga lang, guys, sa nag-check up kami, nag-vlog no si Sai. So binalag niya yung ultrasound. So naano si Sai doon, na so nasitanon si Sai kasi bawal mag-vlog daw or bawal mag video doon sa ospital. Hindi ko alam kung bakit. Siguro ayun, hindi ko rin alam kasi sa iba naman pwede, 'di ba? So sobrang pagdala pa lang sa akin sa ospital, sobrang ano na ako nun. Sobrang sakit, guys. Sobrang sakit nung aking ano ba tawag dun sa wait. Ayun, nagle-labor na ako, guys. So one day ako nag-labor, guys. Buong magdawag, hindi ako nakatulog, so sobrang sakit. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, no. Mait-mait na ako nagdala sa Lord. Sana po lumabas na si Shamaine, ganyan. Lahat na lang ng inisip ko ay naisip ko na nung araw na yon. Sobrang hirap, sobrang ay, hindi na namin alam kung anong gagawin. Si Edmar hindi din makatulog noon kasi nga panay ang imik ko, panay ano, kung ano na pinagsasabi ko noon. Lagi ko rin siya tinatawag, gusto ko na sa tabi ko lang siya. Sobrang ganun pala talaga, guys, kapag aanak ka na, yung labor talaga yung malala dun, guys. So yung iba naman, guys, hindi daw sila nag-labor, hindi daw masakit yung labor nila. So sobrang hanga ako sa ganung ano, sa mga ganung hindi nagle-labor. Sobrang ano ako sa inyo, saludo. Kasi ako sobrang hirap. One day akong buong magdamag talaga, guys. Buong isang araw hindi talaga humupa yung sakit. Sobrang hindi ko na kaya. Tapos dapat talaga, guys, normal ako. Nung nagpapa-check up pa lang ako, sabi ni doc na yun nga, normal daw ako, okay naman daw si baby. Okay naman daw, normal nga talaga ako. So ayun nga, guys, yun talaga yung alam namin, normal ako sa pag-anak. So ayun nga. Tapos nung nasa ospital na kami, ayun nga, nag-labor ako buong isang araw. Tapos parang ang punta sa akin ng mga nurse, kine-check nila ako, bakit daw, ang tagal, guys, kasi tagal mag-ano ni Shamaine, hindi siya nagpo-push, para, di ba pag aanak ka na ng normal, dapat mga naka 10 cm ka na, 9 cm, ganun ata, pero si Shamaine, guys, hindi siya nagde-diretso, lagi siyang pababa, hanggang ano lang siya, 3 cm, hindi na siya tumataas, guys, hindi na siya nag 4, 5, 6, ganun, hindi, ano lang siya, 3 cm pababa, hindi na talaga siya, guys, tumataas. Kaya sabi ng mga nurse, kailangan na daw madaliin, kailangan na daw akong ICS kasi nga siya may nakatain na daw sa loob ng aking tiyan, baka daw kung ano pang masamang mangyari, baka mapahamak ko si Shamaine or ako, kaya ayun, sinies na nila ako. Kaya yun talaga, guys, kaya hindi talaga kami nakapag vlog. And nung ano naman, nung nakapanganak na ako, nakauwi na kami sa bahay, diba dapat mag-vlog na kami, diba? So, hindi ko pa rin talaga, guys, kaya. Kasi si Shamaine, guys, sobrang iyakin po nung baby pa. Kaya hindi ko po na kayang mag-vlog nun. Tsaka sobrang sakit, guys, nung aking tahi. Hindi ko talaga kaya pang magtatayo-tayo. Kailangan ko pa talaga may alalay. So, si Edmar nun talaga yung aking alalay lang, no? Kasi yung mama ko, guys, hindi sila agad nakapunta dito. Kasi nga pandemic pa nun, diba? Bawal pa magbiyahe. Tapos andito pa nga kami sa Tal, sobrang layo naman. Tapos sina mama naman, guys, ando sila sa Batangas. Kaya hindi pa rin talaga nung pwede magbiyahe. Kaya hindi agad nila ako nung napuntahan. So kami lang talaga lang. Kami lang din ni Edmar ang nagtulong para yun nga, umayos na. Tapos, ayun, talaga hindi ko talaga, guys, kaya. Sobrang sakit. Hirap na hirap ako nun, guys. As in, isang buwan nata akong hindi naligo nun. Pero nag-ano naman, guys, ako nagpupunas-punas, ganun. So ayun po yung, ano, ayun po yung dahilan kung bakit po hindi kami nakapag-vlog. Kaya nung mga, hindi ko alam, hindi ko narinanda kung anong ano ba yun. Nung nakapag-vlog na kami noon, ayun, pahikawan namin si Shamaine. Yun yung first
nag-vlog ata ulit namin nung nagbalik kami sa pagbablog. Kasi napatigil na din kami, guys, eh. Kasi, ayun nga, nung tumigil kami nung pagbablog mo, kasi nga nagbuntis na ako. So, dapat yung pagbubuntis ko ngayon, binalag ko din. Kaso yun, tinamad talaga ako, guys. Sobrang tamad ko nung buntis ako. Kaya hindi na rin ako nakapag-vlog nun. Tapos naman, tapos ayun na. Doon na kami nag-stop. Tapos yung first ulit naming vlog, ayun nung pahihikawan namin si Shamin. So, ayan yun, ayan. Ayan, yun yun. So, ayun lang, guys, for today's vlog. Sana gustuhan nyo. And sa next vlog natin ay yung aming challenge ng Kuya Edmar nyo, yung sinong mas challenge. So, nagawa na namin yun nung last year. So, ngayon, part 2 gagawin namin sa next vlog na yun. So, bago natin tapusin ang vlog, so mag-shoutout muna tayo. So, shoutout kay Clauden Loreto. Clauden Loreto ba yun? Di ba alam? So, anong totoong, anong pangalan nyo? Kay Dunalyn Marcelino at kay AJ Almonia. Ayan. So, ayun lang, guys. Thanks for watching and see our next vlog. Bye na, baby. Bye! Thank you.